Paano nga ba kung ang tinatamasa mong yaman o asenso ay bigla na lang mawala ng isang iglap? Dati kang mayaman, bigla kang humirap. Dating swerte, pero minalas. Ito ang naranasan ng isang taga Daraga Albay. Pero pagkatapos siyang magsumikap, nagbalik ulit ang kanyang swerte. Patutunayan niya ngayon sa inyo sa kanyang True to Life story na Bilog ang Mundo. Si Joseph Lim, ang 38-year-old multi-millionaire at millionaire maker ng Albay. Sa likod ng kanyang tagumpay ay ang mga pagsubok na naglugmok sa noon ay marangyan nilang buhay. May kaya parents ko eh, kasi both sila pareho may negosyo. And dun ko rin na-experience na yung difference between may pera at wala. Kasi kumbaga parang iba yung treatment pag kumikita ka talaga ng malaki. Lahat ng gusto ko binibigay eh. Isang iyak lang bibigay na sa akin. Hindi ko pa makalimutan nun. Every week binibilan ako ng G.I. Joe that time na toy. Eh, I think kung pagtama pagkakaalala ko na sa mga 100 pesos yun, isang toy lang. And elementary ako nun para bilhan ako ng magulang ko every week. Sadyang mapaglaro ang tadhana, umikot ang gulong ng buhay ni Joseph pababa at dito na nila naranasan ang maghirap. Ikaw yung laging parang mataas ang tingin sa'yo hanggang dumating sa point na nakita ko yung parents ko na sila mismo yung nangungutang, sila mismo yung pumipila na. Habang nakikita ko yung lungkot sa mukha ng father ko, dun talaga ako sobrang nasaktan na sabi ko, ayokong ganito yung magiging buhay ng parents ko. Baon ang determinasyong makaahon sa hirap, ang dating mayaman na naghirap ay mukhang muling yayaman. Taong 2007, certified millionaryo na ulit si Joseph. Handa na siyang bawiin ang lahat ng nawala sa kanya sa Albay. Pero ang inaasam na muling makasama ang ina, hindi na nangyari. Kumbaga, hindi ko ito makalimutan kasi that the time na papunta dapat ako ng Cebu noon. Tapos sabi ng mama ko, Joseph, pwede ka bang pumunta muna dito sa akin? Imit mo ako. Namimiss ka ng uncle mo. Kasi mama, nakikitera na lang that time sa uncle ko. Pagpunta ko doon, yun na pala yung last na magkikita kami. Nainalas kita ng sobra na eh. Diamond Awardee goes to Yusik Lim. Taong 2014, nakuha niya ang pinakamataas na pwesto sa kanilang kumpanya, ang pagiging isang Hall of Famer dahil sa dami ng kliyenteng nahikayat niyang tangkilikin ang kanyang produkto. Hindi mo kailangan mag-antay kung kailan ka magsisipag. Pag gusto mong umasendo sa buhay mo, dapat mag-desisyon ka. Tinatamad ka man o hindi, magtrabaho ka. Sa pagbalik niya sa Albay, unang bagay na ginawa ni Joseph ay bawiin sa bangko ang ancestral house na muntik nang marimata. Hi, alam mo ba na ito talaga yung original na bahay namin? Kaya nung simula nung natubos namin ito, dun ko na siya pinaganda ng pinaganda. Alam niyo ba itong nakikita niyo ngayon, may parking yan kasi dati parkingan to lahat ng jeep. At itong building na nakikita nyo nasa harap, yan yung guest house. Since marami ako lagi mga bisita na pumupunta galing iba't ibang lugar na dumadalaw dito, kaya nagpagawa ko ng ganyan yung second floor and third floor para meron silang tirahan once may mga bisita ko dito sa bahay. At ito yung sa mga ilan na ipundar ko. Ito yung first car ko. Ito yung pinakalab ko syempre yung kotse. At ito naman ang isa. Pero ang pinakamaganda dyan, yung nasa Manila po, Ma'am Corina. At kung dati pampasaherong jeep ang kanyang minamaneho, aba ngayon, lima na ang kanyang sasakyan kasamang isang sports car na nagkakahalaga lang naman ng 5 milyong piso. At ito naman ang saksi kung gaano ako kasipag kasi ito yung kasama ko palagi sa out of town ko. Pero meron akong isang kwento na napaka-special. Bakit special? Kasi itong coaching to, niregalo ko sa special na tao, walang iba kundi yung papa ko, pati plate number, ginawa kong pangalan niya. Maliban sa bahay at mga kotse, kaliwat kanan din ang kanyang mga residential property sa Bicol at mga condo unit sa Maynila. Nabawi talaga lahat ni Joseph ang kanilang mga naisangla at nabentang ari-arian. Kaya naman si Joseph tumutulong na ngayon sa iba para maging multimilyonaryo kagaya niya. Nag-start kasi ako sa wala talagang alam eh. And then sa mentoring niya, lahat ng mga pinapagawa niya sa akin, naging masunurin lang talaga ako in all aspects. And din yung nag-push sa akin para kumita ng mas mabilis sa negosyong meron sa amin.
walang permanente sa buhay at sa mundo. Tulad ng nangyari sa life story ni Joseph. Nagmula sa mayamang pamilya, naghirap, bumangon at nagsumikap. Tunay na ang ikabubuti ng ating buhay ay magmumula sa positibo nating pananaw. Makarating sa iba't ibang bansa. Gusto mo bang magkaroon ng sarili mong sasakyan? Or gusto mo rin ba magpatayo ng sarili mong bahay? At higit sa lahat, darating ang oras na magkakaroon ka ng napakaraming time para magawa mo yung mga bagay na gusto mo. Excited ka na bang malaman? Alam ko, excited na excited ka na. Facebook, diba, na kahit may pandemic, is pwede palang kumita ng ganito kalaki.